Hello mga kahabi, welcome back sa aking aviary dito sa Timonera Aviary. Kamusta kayo? So mga kahabi, today is a very hot day. Napainit na yung mga kahabi. So okay, tapos na ako magpakain mga kahabi ngayong tanghali. Napakain ko na silang lahat, tapos nakapag-spray na din ako. At least grabe nga init ngayon mga kahabi, talaga kailangan mo suportahan ng spray. So nakapag-spray na rin ako mga kahabi. Wala na akong ibang gagawin ngayon, na-check ko na rin sila. So meron na akong time mag-vlog. So mga kahabi, today gusto kong pag-usapan yung dami kasing nagtatanong mga kahabi. Maraming nagtatanong kung yung koko ba, kung putol ba yung koko o kulang yung koko, nakaka-apekto ba siya sa pag-breed ng ibon. Gusto kong magbigay ng opinion doon sa topic na yon. So tara mga kahabi, pag-usapan natin to. So mga kahabi, yung mga ibon natin, meron silang apat na daliri at apat na koko bawat paa. So in total mga kahabi, meron sila dapat 8 daliri at 8 koko. Sige, isang koko bawat daliri. So mga kahabi, alam niyo naman mga kahabi, di ba, paano mag-mate yung ibon. Yung cock, sumasampa siya dun sa likod ng hen, tapos yung hen dumidipa o yumuyuko. No, ang tawag dun mga kahabi, dipa. Yung didipa yung hen, yuyuko siya, i-flat niya yung likod niya para makasampa sa kanya si cock. No, so ano yun, tulungan silang dalawa. So mga kahabi, itong issue na to, yung kung kulang ba yung koko o maraming kulang na koko, no, kung nakaka-apekto ba siya sa breeding, both ways yan mga kahabi, hindi lang sa cock, hindi lang sa hen. So pareho sila, kasi mga kahabi, yung hen, ang trabaho ni hen ay dumipa o yung muko, at the same time dapat nakakapit yung paa niya, yung koko niya, dun sa perch or dun sa flooring. Kung doon sa flooring lang siya didipa, kung doon sa flooring lang sila magme-mate, walang problema eh, madali lang 'yon. Pero madalas kasi mga kahabi sa ano sila nagme-mate sa perch. No? So pag sa perch mga kahabi, importante dapat maganda yung kapit ni hen. No? Si cock naman ang trabaho niya, siya yung sasampa. Siya yung sasampa doon sa hen sa likod. So in a way, nakakapit siya doon sa likod ni hen. No? So nakasalalay mga kahabi yung success ng mating nila sa kung gaano ka hindi o kung gaano kaganda yung kapit nila si hen, kung gaano katindi yung kapit ni hen sa base ng flooring o kaya ng perch. Si cock naman kung gaano kaganda yung pagkakapit niya sa likod ni hen. So mga kabi, kapag kulang yung koko, let's say since apat bawat paa, sabi natin kulang lang ng isa sa kaliwa, so makaka-apekto ba siya? Oo, makaka-apekto siya, pero hindi ganun katindi. No, hindi ganun kataas, hindi ganun kalala yung effect. Makaka-apekto siya ng kaunti, pero hindi ganun kalaki. Oh, let's say mga kahabi, kulang ng tig-isa bawat paa. Makaka-apekto ba? Yes, mas mataas na dun sa kumpara dun sa isa lang. Pero ganun man mga kahabi, may chance pa rin siya dahil meron pa siyang natitirang tig-tatlong daliri or tig-tatlong koko bawat daliri. Oh. So mga kahabi, paano kapag pag 50-50 na lang? So yun mga kahabi, pag pataas ng pataas mga kahabi, yung parami na parami yung koko na kulang dun sa mga ibon natin, pababa na pababa yung pababa na pababa yung quality ng pagme-mate nila. Kasi syempre hindi na sila nakakakapit ng maayos. Si cock hindi na rin nakakakapit ng maayos. Kaya hen, si hen hindi rin nakakakapit ng maayos, especially pag sa perch sila nagme-mate. Do kapag sa base naman sila ng cage, and pag sa flooring lang sila nagme-mate sa ganyan, wala namang gaano kapit na gagawin si hen. Pero yun nga mga kahabi, hindi lahat ng ibon ganun. Hindi lahat ng ibon ganun way mag-mate. No? Marami pa rin talaga yung napapansin ko sa perch nila gusto nilang mag-mate. So mga kahabi, importante na kapag bibili kayo ng ibon, siguraduhin mga kahabi na kompleto yung daliri at kompleto yung koko. No? Hindi naman siya ganun ka-high requirement. Kunyari may kulang na isa, discretion nyo na yung kukunin nyo mga kahabi. Pero mas maganda syempre diba kung kompleto para walang issue. No? Kaya mga kahabi, yung mga nag-e-export ng ibon, especially dun sa African lovebirds, kapag nag-e-export sila, yung mga binibili nila rito sa Pilipinas, minimake sure nila na dapat laging kompleto yung koko. Kompleto yung daliri. No? Kasi mga kahabi, kapag kulang yung koko, kahit isa lang, reject na agad yun. No?
So, yun nga mga kabibi, ano rin, BBG lang kapag bibili kayo, maganda, isama nyo sa checklist nyo yung kuko, kung kompleto ba, or yung daliri, yan. So, ang tanong naman mga kabibi, tumutubo ba ang kuko ng ibon? Hindi ako sigurado mga kahabi eh, pero sa experience ko parang wala akong nakitang ibon na ano eh. Wala akong ibon na tumubo pa uli yung kuko. Or depende siguro sa pagkakatanggal ng kuko niya. Hindi ko masabi mga kahabi, pero ako sa experience ko hindi eh. Sa experience ko pag, siguro kapag nabali lang yung kuko, may atilang konti pwede pa. Pero kapag yung kuko parang tuluyan, kasi mga kahabi yung mga ibon natin, minsan mahilig silang makipag-away. Lalo kapag hindi nila gusto yung kasama nila sa flight cage, ang una-una nilang titira mga kahabi kadalasan yung paa. So in a way mga kahabi, sa ganung confrontation pag may nangyaring ganun, usually nabawala, natatanggal yung kuko, nasusugatan yung paa. No, worst mga kahabi, diba, natatanggal yung kuko, napuputol yung daliri. Yan. So yun yung mga kahabi, mga usual na cause kung bakit nawawala ng kuko o daliri yung mga ibon natin. So yung tanong nga, kung tumutubo pa ba ito, alam ko hindi na eh. No? Pero mga kabi, kung sa mga subscribers natin, sa mga manonood ngayon, kung naka-experience kayo na yung kuko natanggal tapos tumubo pa ulit, please mga kabi, i-comment nyo below. Ipipin natin yan para ma-inform yung mga kahabi natin. No? Kasi wala rin ako masyadong, hindi ko rin masyadong na-observe yung part na yun eh. Pero sa experience ko, wala talaga, wala akong nakitang tumubo yung ano, tumubo uli yung dali, yung kuko. No? So yun nga mga kahabi, talagang ano, malaking epekto kapag yung kuko maraming kulang, kukulang, nakaka-apekto yun mga kahabi sa breeding ng mga ibon. So yun lang mga kahabi, short topic lang, gusto ko lang i-share sa inyo yung information na yun. So kung nagustuhan nyo itong video to, na to mga kahabi, very quick video lang, no, very ano lang, short clip, no. So very short clip lang to mga kahabi, gusto ko lang i-share sa inyo yung information na yun. Kung nagustuhan nyo itong video nito mga kahabi, please hit the like button, subscribe to this channel mga kahabi, click that bell button, and mga kahabi, share nyo itong video nito, no, para dumami pa tayo, para dumami pa yung mga kahabi natin. At comment below mga kahabi kung meron kayong questions or suggestions, nababasahin natin yan. I guess yun na una mga kahabi, maraming salamat, ingat kayo lagi, God bless, and happy birthday. 1, 2, 3, fuck it! My darling, I love you, I love you, I love you, I love you, I love you.